in spite of the pandemic that we're having now, yung ating programa against any forms of criminality ay patuloy na ginagampanan ng ating pulis. Ano? Lalong-lalo na yung ating manhunt charge, ito yung tatawag nating campaign against most wanted persons. No? So kung nakita ninyo, kahit na ang ating kapulisan ay busy sa pag-i-implement ng protocols ng COVID, ay hindi po natin kinalimutan. As a matter of fact, ay mas lalo nating pinaigting yung pag-i-implement ng law and order. Kasong rape. Ikaw ba si ano? Si Edison Nabales? Sublimas. Ikaw ba yung may karapatang manahimik ka? Ang sabihin ko, eh pwedeng gamitin laban sa'yo sa anumang korte. Ikaw yung may karapatang kumuha ng sariling abogado. Ngayon kung wala kang panguha ng sariling abogado, pagkakalubang ka ng biyarang basa ha? Naintindihan mo? Persons with warrants of arrest na involved sa 8 focus crimes. So they submitted top 10 most wanted person and I gave them ample time. O merong period, may time table, dapat yung sa mahuli nila. After giving them the ample time para huliin. No? Recently nga, no, nahuli natin yung isa sa most wanted, as a matter of fact, yung iba dyan ay mga top 1 sa kanilang probinsya. When I assume office, yung ating top 10 dito, ubus na. Kasama, pati yung sa droga, no? Sa campaign ng ating anti-illegal drugs. And sana nga, tuloy-tuloy yung trabaho ng ating pulis sa ganitong klaseng mga operations. Sa mga kababayan natin, sana ay patuloy lang po tayo makikipag-cooperate, no? Yung nangyari po sa pandemic na ito ay malaki ang naging impluensya o malaki ang naging kasagutan doon sa ating pisinore. Bumaba yung ating crime rate. We make sure na we have the best plan during the operation. No? Kasi yung planning ang pinaka-importante in every police operation. Kasi through planning, ma-identify ng bawat members of the operating team kung ano yung trabaho niya. No? Para at least, yung trabaho niya, yan lang gagawin niya. We identify each role of the PNP person involved in every police operations. No? For example, we always assume na ang bawat operations, ang bawat target of our operations are armed and dangerous. So dapat our people were properly equipped. No? Properly equipped with the information and with the proper equipment to neutralize possible threats during the conduct of this operation. Sir, baka po sir, may panawagan ka sir para sa mga kabitin niyo, sir. I will take advantage of this opportunity. No? Ako po ay nananawagan sa mga
ang mga Kabite nyo na aming pinagsisilbihan, no? Dito pa sa probinsya ng Cavite, na kung kayo po ay mayroong mga information about any illegal activities, o mayroong po ay mga information about any wrongdoings, no? Or mga most wanted persons, o mga tao may warrant of arrest, feel free, no? Feel free to notify your nearest police station. Or feel free to text us any vital information, and rest assured na lahat po ng information na ibibigay nyo will be given utmost confidentiality, no? Para din naman po sa ikapapanatag ng inyong kalooban, no? Muli po, ang inyong kapulisan ay nandito lang, no? Laging nakaantabay, laging nakahanda sa anumang tawag o sa anumang responde ng tawag ng aming tungkulin. Muli, magandang hapon po sa inyo lahat, at inaasahan po namin ang inyong kooperasyon sa mga darating na. Thank you very much, sir. Thank you, di ba?